Hello mga guys. Bali, ang tutorial naman natin ngayon is magde-debran tsaka open line tayo ng modem na to. Globe modem, globe lock. Ang model niya guys is yung P315S936. So ngayon, ang gagawin natin sa kanya, i-debran natin siya tsaka open line ng latest firmware. Firmware with band selector at tsaka with cell ID locking. So guys, ang tutorial pala natin na to is para lang sa P315S936. So, kung makikita yung gantong katulad ng case ng modem natin, ang code niya na B315S938. So, huwag nyo na guys ipilit. Talagang hindi po pwede i-debran tsaka open line yung B315S938. So, ang problema kasi na 938, nakalock yung bootloader niya. So, hindi papasok yung firmware, yung USB loader. So, bago tayo mag-start guys, ito pala ang mga tools na gagamitin natin. Yan, Phillips screwdriver. Tapos, ito gamit ko, tanso lang siya. Solid na tanso, isang wire lang siya. Then, unsupported SIM like Smart, Sun, Token Text, PLDT, Tweezer, then USB, male-to-male cable. Then, sa dito guys, kahit na lang gamitin nyo dito kahit alambre, tweezer, basta any metal conductor na pwede natin gamitin pang jumper. So, bago tayo mag-start, ito pala yung dashboard ng globe lock na P315S936. Ito pa siya. Hindi pa siya debranded. Globe firmware pa siya. Kapag na-debrand na to, yung logo ng globe na yan, magiging Huawei logo na yan guys. So, ang gagawin muna natin guys is i-turn off muna natin yung modem. And turn off natin. Then, tanggalin natin yung connection niya sa PC. Power adapter. Then, LAN cable. Then, yan guys. Tatanggalin ko lang muna tong dalawang screw na to. Sealed pa siya. Globe lock. Tanggalin ko lang yung screw tsaka yung case. Cut ko lang guys. Ito na guys. Natanggal ko na yung dalawang screw. Then, ang gagawin natin is, hihilay lang natin itong front cover ng modem para mabuksan natin yung board. Yan. Diklip lang naman siya. Madali lang siyang tanggalin. Then, guys, ito pala guys, para makapag-debrand tsaka open line tayo, need natin muna gawin yung USB mode. So, ngayon, para makapag-USB mode tayo, need natin mag-jumper. Yung jumper tips na sinasabi, yun. Ito guys, bali, itong dalawa na to. Ito yung sa baba, itong boot pin sa ground pin, need natin yung pagdikitin bago natin isaksak yung power adapter sa modem natin. So, ang gagawin ko guys is, ito, itong dalawa na tong boot pin sa ground pin, medyo kaskasing kulang siya. Para, kasi merong ano dyan eh, nakaharang pa dyan. Para maging okay yung connection ng dalawa na yung pag-jumper natin. Kaskarin ko lang. Then, gagawin natin guys, kukunin ko lang tong copper ko na pang-jumper. Pag-idikitin ko to, ipitin ko lang siya ng kamay ko. Daliri. Ito guys, yan. Dapat, bago natin isaksak yung USB, yung power adapter natin, dapat naka-jumper na tayo. So, ang gagawin natin guys, paano natin malalaman na success yung jumper natin? Dapat, kapag sinaksak natin ito ng naka-jumper na, dapat hindi ilaw yung power LED ng modem natin. Yan, hindi dapat ilaw yan. Kapag umilaw yan, it means may mali kayo sa pag-jumper. Hindi nag-connect yung boot pin at ground pin. Hindi papasok yung USB mode ng modem natin. So guys, yan, ipitin ko na siya. Yan, tanso ko. Pag idikitin ko, ipitin ko siya ng daliri ko. Then, i-connect ko yung power cable. Yan. Sa likod ng modem natin. Check natin. Dapat hindi siya iilaw guys ha. Kapag umilaw siya, ulitin nyo lang ulit. Kabit ko lang yung power adapter. Ganyan guys. It means hindi umilaw yung power LED ng modem natin. Ibig sabihin nun, success yung jumper mode natin. Nasa USB mode na yung modem natin.
So, ang gagawin na natin guys, i-standby muna lang natin tong modem dito. Yan, gigilid ko lang siya. Yan guys, then ang gagawin natin, minimize ko lang to guys. Yan. I-install muna natin tong kailangan natin, yung drivers ng modem natin. Ito yung file guys, nasa description yung download link. Double click lang natin, then install muna natin tong drivers. Then ito, first install natin, double click yung ADB drivers. Yan. Wait lang natin matapos. Itong mga drivers naman mga guys, isang beses nyo lang i-install to eh. Kahit pagkatapos na ito, hindi nyo na kailangan install. Pero manin siya. Then, ito naman yung Huawei drivers i-install natin. Yan yan. Hintayin natin matapos. Wait lang natin guys. Yan. Press any key to continue. Tapos na yung pag-install natin ng drivers. Then, ang gagawin natin guys, eto na. Need natin ikabit na yung USB male-to-male cable sa modem at saka sa socket ng USB ng laptop or PC ninyo, desktop. So guys, ang gagawin muna natin, minsan kasi guys, pag wala kayong makitang USB male-to-male cable, mag-DIY na lang kayo. Same lang naman yung color coding niyan eh. White, red, green, black. Yun lang naman guys. Pagdugtungin niya lang to, kumuha na lang kayo sa mga sirang USB ninyo. Mas maganda kung kumuha kayo sa mga sirang USB. USB keyboard, USB mouse, yung ganyan. Kasi pangit yung ibang USB. Magkakaproblema kayo sa yung mga low quality na USB cable. Magkakaroon ng problema sa pag-install nyo. Pag nag-connect na yung PC sa modem, minsan USB not recognized. Ibig sabihin may problema yung USB cable ninyo. So ito guys, yung USB male-to-male cable ko, galing to sa portable hard disk. Yan guys. Then ang gagawin natin, mag-start na tayo. Pasukin natin yung USB mode ng P315S936. So guys, i-connect ko muna tong kabilang dulo ng male-to-male cable sa USB port ng desktop. Yan. Then guys, mas maganda kung may speaker yung desktop at or laptop ninyo, dahil kapag kinabit ko tong kabilang dulo ng male-to-male cable sa USB port ng modem natin, eto guys, dapat may tutunog siya. Ibig sabihin, detected ng PC natin yung modem as USB mode. So yan guys, isaksak ko lang. Yan guys, pansinin nyo, may tumunog. Ibig sabihin nun, detected yung modem natin ng PC. I-double check lang natin guys, kung detected talaga siya. Para ma-check natin kung na-detect talaga siya yung ng PC natin yung modem, punta tayo sa may control panel. Touch ko lang. Control panel. Ay, hindi, dito na lang guys yung shortcut pala. Punta kayo dito sa may computer ninyo. Right click, properties. Then, punta kayo sa may device manager. Yan guys, then hanapin nyo yung port. Kapag may napansin nyo na itong Huawei Mobile Connect, download port, ibig sabihin, connected na yung modem natin na B315S936 sa PC natin. Naka-USB mode na siya. So, ang gagawin natin guys, mag-start na tayo mag-flash ng updated firmware sa modem natin. I-cut ko lang guys, ipasuin ko lang yung... So, yan guys, ito na siya. Nakakonect na yung modem natin sa PC. Yan, detected na yung download port niya, so yung mobile connect sa port. Then, ang gagawin natin, ito guys, i-close lang natin tong file, ano na to, window na to. Then, balik tayo dito sa my files natin. Ang gagawin natin guys ngayon is yung ibabak lang natin to. I-run lang natin tong USB loader. So guys, pansinin nyo guys ha.
Kapag niran natin to, yung balong USB loader, double click ko lang. Yan guys, hintayin nyo lang. Mag-i-install ng USB loader yung sa modem natin. Yan, wait lang natin. Pansinin nyo guys, kapag natapos tong pag-install ng USB loader, dadami yung ano, port ng modem natin. Para mapag-start na tayo ng flashing. Yan guys, wait nyo lang to guys. Huwag nyo pipindutin tong press any key to continue hanggat hindi lumalabas tong dalawang port. Magiging tatlo yung port dito ng modem natin. Yan guys, wait lang natin. Pansinin nyo guys, after natin ma-flash yung USB loader, naging tatlo na yung port ng modem natin. Yan, application interface, 3D interface, tsaka 3D PC UI interface. So, tapos tayo mag-install ng USB loader. Ang gagawin naman natin ngayon guys is, yung firmware na, yung updated firmware, i-run natin siya. Then, ito, press any key to continue. Yan, pindutin ko lang enter. Then, guys, mag-run na tayo ng firmware. Ito yung latest firmware na may cell ID locking. Redis nga pala kay Madam Sander tsaka Sir Jerome sa paggawa ng cell ID locking. Then, yan. Okay na yung ports natin guys. I-run lang natin to. So, ipaliwanag ko lang guys kasi hindi nyo pwedeng i-direct na i-install tong firmware natin nang hindi nag-i-start sa USB loader. Hindi siya madetect ng firmware upgrader. So guys, i-run ko lang to. Double click lang natin. Yes. Then yan guys. Firmware version niya to 21.3333. Then, click natin i-start. Yan. Hanapin kasi niya itong yung firmware upgrader na to, hanapin niya yung mga port na to para pumasok yung firmware sa modem natin. Wait lang natin guys, hindi ko na ikakat. Yan. Ready to download. Pansinin nyo guys, hindi ko lang mapakita sa picture habang nag-download yung download mode sa modem natin, iilaw yung mga LED. Yan, yung dalawang signal bar, white tsaka yung kulay blue na LED sa modem natin. Wait lang natin matapos tong downloading programs. Yan guys, matatapos na siya. Pansinin nyo guys, pagtapos nung downloading programs, dapat may tutunog yan sa speaker ninyo. Mag-disconnect yung USB mode sa PC. Yan guys, may tutunog. So, yan. Update successful. Finish. Then, yan yung port natin. Nag-disconnect na yung ports ng modem natin into PC. So, pwede ko nang tanggalin yung USB male-to-male cable sa PC at saka sa modem. Tanggalin ko lang, guys. Then, yan, natanggal ko na. Then, tatanggalin ko lang ulit yung power adapter. Then, kapag natanggal natin yung power adapter, i-collect lang natin yung LAN cable. LAN cable, then connect lang ulit natin yung power adapter para mag-turn on yung modem natin. So guys, kung yung laptop ninyo walang LAN port, ang gawin nyo na lang guys is connect lang kayo by Wi-Fi. Pwede naman siya. Wait lang natin mag-boot yung modem natin. Then, pwede ko nang i-close yung device manager. Punta na tayo sa may browser natin. Browser natin. Yan guys. Wait lang natin mag-reboot yung modem.
So guys, ang debranded na firmware ng B315S936, ang magiging gateway IP address niya is 192.168.8.1. Yan ang debranded gateway IP address ng modem natin ngayon. So yan guys. Yan, lalabas yung quick setup. Bago kayo mag-start dito, yan, ibig sabihin, debranded na yung firmware natin, nag-iba na yung logo niya, same firmware. Ang gawin ulit natin guys, mamaya ko na siya ilalagin. So, ang gagawin ko muna is, papatayin ko lang ulit yung modem, then, tatanggalin ko yung naka-input na SIM sa kanya, yung globe SIM. Ang ilalagay ko is yung smart SIM card. Kakabit ko lang siya guys. Then kabit ko lang muna yung SIM card, smart SIM card. Smart SIM, kabit natin. Kahit anong SIM guys, kahit saan, token text, talk, yun guys, namili na lang kayo doon. Kabit ko lang tong SIM. Yan guys, nakabit ko na yung SIM. Ito turn on ko lang ulit yung modem. Then wait lang natin ulit mag-open yung modem natin, mag-boot siya. Wait lang natin guys ha. Then mapapansin nyo yan sa modem mga guys, yung internet LED nya kulay pula pa kasi hindi pa open line yung modem natin. So mag-i-start tayo ng unlocking open line procedure. So, i-refresh ko lang tong gateway ng modem natin. 192.168.8.1. So, yun guys, nag-refresh na yung modem natin. Nag-reboot na siya. Na nilagyan ko ng smart SIM card, yung unsupported SIM. So, ito yung lalabas sa kanya, sa likod, yung unlock device. So, mamaya na tayo mag-login dyan, guys. Ang gagawin mo natin is, i-open line natin yung modem para mapagana natin yung smart SIM card. So, bago tayo mag-start mag-open line, i-open lang muna natin yung telnet client ng PC natin. Kasi, kapag hindi natin in-open ang telnet client ng PC natin, hindi papasok ang script na pang-open line sa modem. Then, yung other script na install natin, yung OpenVPN, tsaka yung additional parameters. Ito muna gagawin natin guys, punta tayo sa may search button, then type natin telnet. Yan, pag lumabas na type nyo na yung telnet na yan, lalabas dun turn windows features on and off. I-open lang natin siya, then wait natin siya guys, then hanapin natin yung telnet client. So guys, ito yung telnet client. Make sure na naka-check yung box ng telnet client natin para pumasok yung script ng pang-open line natin. Then, yan. Make sure na naka-check yan. Kapag na-check nyo na, guys, click lang natin tong OK. Sa iba, pag chinek nyo yan, tas in-OK, mag-i-install pa siya, guys. So, ito, naka-enable naman yung telnet ng PC ko. Click ko lang tong OK. Then, balik lang sa my file natin, guys. Etong B315S936 one-click unlocker. Kapag clinic natin kasi ito, guys, magiging open line na yung modem natin. Then, click ko lang to. Pagtapos ng script na to guys, magre-reboot ng modem ninyo. Tapos, babasahin na yung smart SIM. Smart token text, sun, yan. The script is now complete. Press any key. Yan. Press enter. Wait lang natin ulit mag-boot ulit guys yung modem natin. Then, wait lang natin ulit mag-refresh yung
gateway ng modem natin, dapat itong unlocked device na to, guys, mawala na yan. Yung naghahanap ng SIM lock code. Refresh lang natin, guys, yung gateway natin. Refresh, refresh, refresh. Yan, guys. So, pansinin niyo yung modem ninyo, naging blue or green na yung LED ng modem ninyo, tapos nagka-signal na. Ibig sabihin nun, open line na yung modem ninyo. Dito na lang, guys. Yan, binasa na yung smart. Yan, 4G-LTE. So, mamaya ulit tayo mag-login. May install pa tayong isang script para isang gawaan na lang. Yung additional parameters. Yan, dito nyo malalaman yung kung anong frequency tsaka band kayo nakakonect para magamit ninyo para sa cell ID locking. Click lang natin to, double click. Yan. Wait lang natin ulit mag-install. Yan, guys, nag-install na yung additional parameters. Tapos wait lang natin mag-reboot ulit yung modem. Yan. Pwede natin tong i-close yung script natin na to. Pag-install lang additional parameters. Wait lang natin ulit mag-reboot yung modem natin. Yan. I-refresh ko lang yung gateway natin ulit. Yan, guys. Lalabas ulit yan. Then, install natin ulit yung OpenVPN. Yan. Double click lang natin to. OpenVPN. Wait lang natin siya mag-install. After install ulit, magre-reboot yung ulit yung modem natin. Then, yan na yung last na i-install natin, guys. Yan. Rebooting modem. Then, pwede na natin ulit i-close tong installer ng OpenVPN. Then, wait na natin ulit mag-reboot yung modem. Yan, guys. Refresh ko lang ulit yung gateway. Refresh lang natin. Refresh. Yan, guys. So, na-install na natin lahat na kailangan natin. Ang gagawin natin ngayon is mag-login tayo dito. So, ngayon, kaya hindi ko pinag-login kanina dahil i-input sana natin yung username natin na admin tsaka password admin. So, pag inilagay natin ngayon yan, yung username na yun tsaka password, hindi papasok. So, ang gagawin muna natin, guys, magre-reset muna tayo. Reset natin siya via reset button sa likod ng modem. Yan, may maliit na butas dyan. Press nyo lang siya mga 3 seconds. Then, magre-reboot yung modem natin. Yan, press ko lang. 1, 2, 3. Dapat, mag-restart lahat. Yung LED light niya, mag-blinking mode. Yan. Wait lang natin ulit mag-reboot. Reset ko na mga guys. Bago tayo makapag-login sa gateway ng modem natin. So, refresh ko lang ulit yung IP address 192.168.81.1. So dapat pumasok na yung username at password natin. Yan. Username, ayan na. I-input ko na yung username, admin, small letter lang lahat, then password admin lang ulit, small letter lang lahat. Yan, guys, admin, admin. Then click natin tong login. Then dito yung auto update, dapat walang check yan. Yan. Uncheck natin yan, then click natin yung next. Auto update not enabled, cancel. Then SSID,
Click nyo lang yung next. Then, current password natin is admin. Then, yung new password, bahala na kayo kung ilalagay nyo. Sa akin, ilalagay ko para madali. Admin 1. Then, confirm password. Admin 1. Yan, guys. Current password, admin. New password, admin 1. Confirm password, admin 1. Then, click natin yung finish. Yan. Wait lang natin, guys. Magre-refresh siya. So, ngayon, nakapasok na tayo sa dashboard ng modem natin. Updated firmware. So, check natin yung band selector tsaka cell ID. Punta natin sa may settings. Then, punta tayo sa may dial up. Then, network settings. Yan, guys. May cell ID option tsaka frequency band selector. So, paano nyo gagamitin itong cell ID option? So, pansin nyo, guys. Itong bands, yan, dalawa. 2 numbers lang kailangan. PCI, 3 numbers. DL frequency, 5 numbers. So, saan nyo makikita? Yan, guys. Ang kung paano gamitin yan, guys, testing nyo sa umaga, mag-speed test kayo. Yan, kunwari, ito nakakonect tong modem ko. Punta sa my system, device information. Mag-download kayo, guys, ng umaga. Then, sa umaga kasi, mabilis ang connection ng internet natin dito. Sa kasi pag medyo tanghali pa po pag gabi na, crowded na tayo, nag-agawan tayo sa connection sa internet. So, ito guys, ito yung band. Nakakonect ako sa band 40. Yan ilalagay ko dun sa may band 40. Then, dito sa may frequency. Earn frequency. Ito guys, itong 38927. Then, yung PCI, itong 201. Yan lang na kailangan natin, guys. Ang info natin dun, eh. Kayo na lang mag-test kung saan mabilis sa inyo. Yun ang ilagay ninyo. Cell ID locking. Then, balik tayo sa my home. Ito yung open VPN. Punta tayo sa my new tab. Then, type natin 192.168.8.1:. 8080. Then, yan, username, admin. Then, dito guys, OpenVPN config. Check nyo lang sa other video ko kung paano gamitin. Kung kailangan nyo ng account tsaka config, hanapin nyo lang po si Sir Bobby R. Alvarez. Siya po yung the best seller ng OpenVPN, Ace VPN. Hindi kayo iiwanan yan. Hindi katulad ng ex nyo. Iniwan kayo. Joke lang. And close ko na to guys. Then yun lang guys yung tutorial natin ng Debran tsaka open line ng updated firmware ng B315S936. So salamat mga guys and salamat kay Master Madam Sander then kay Sir Jerome. Yun lang guys. Thank you.